Hi, welcome back to Braille's channel. Ang ating ibabahagi po ngayon ay patungkol sa ating mga SSS pensioners with regards sa kanilang ACOP compliance. Marami sa atin ang nahihirapan sa pag-comply through email ng kanilang ACOP. Ang iba ay hindi alam kung anong email address ang kanilang gagamitin sa pag-comply at ang iba naman ay nare-reject. Kaya ginawa ko po itong video tutorial para po sa inyo. But before po tayo mag-start, please do kindly subscribe, like, and share na din po. With no further ado, let's start na po sa ating topic. Para sa lahat ng SSS pensioners, anong email address ang gagamitin ko para sa ACOP compliance? Tamang paraan ng pag-email, ibabahagi po natin. Sa kaalaman po ng ating mga SSS pensioners, ang isang paraan ng pag-comply po natin ng ACOP is through email submission. Make sure lang po na meron po kayong active email address para makapag-comply po kayo. Narito po ang mga email address ng SSS branches dito sa NCR. Kunin nyo lang yung malapit. Makikita nyo po dyan ang email address ng bawat branches. Kuhanin nyo po yung malapit sa area ng inyong tirahan. Halimbawa kung sa Fairview po kayo nakatira, ay kunin nyo po ang email address ng Fairview branch at yun po ang inyong gagamitin para ma-send ang inyong mga dokumento. Panoorin nyo po ang mga email address. Paano naman ang tamang pag-email? Kung meron na kayong Gmail address, i-open lang po natin ito at magko-compose po tayo ng letter. Ilagay lang po ang email address ni SSS at sa subject ilagay po natin ang SSS ACOP Compliance 2024/ ang inyong buong pangalan / ang inyong SSS number o ang SSS number ng namatay niyo pong asawa, pwede niyo po gayahin ang ginawa ko para mas madalian po kayo. Ganyan lang po ang paggawa ng covering letter din kapag matapos na po kayo ay. Pwede nyo nang i-attach ang mga documentary requirements tulad ng inyong selfie photo, valid IDs, ACOP form duly signed, self-declaration form duly signed. Medical or clinical abstract or mga laboratories, results if isa po kayong disability pensioner. Once approved na po ang inyong ACOP, ganito ang email na ipapadala sa inyo ni SSS. Nakalagay po dyan na ang inyong ACOP compliance is approved and your next compliance is on next year na ulit. Pero kung sakaling may problema, sasabihin ito ni SSS. Magbibigay ng instruction si SSS kung alin ang dapat i-correct then i-resend lang po natin ulit and wait again for the result until na ma-approve na po tayo. Ganun lang po ang ating gagawin. Kung hirap naman po tayo sa paghawak ng computer ay pwede naman po tayo magpatulong sa ating mga kaanak para mas madali po ang pag-comply.
That's it, sanay nakatulong po itong binahagi ko po sa inyo, lalo sa mga nahihirapan na mag-email sa Assassins. Kung may mga katanungan po ay pwede po kayo mag-comment down. Para pwede po ako makatulong kahit sa ganitong paraan lamang po. Marami pong salamat and God bless everyone. Thank you.